Mga sir, magandang araw po sa inyong lahat. Well mga sir, pag-uusapan nga natin ngayon ang lumabas na balita at mukhang hindi po ito good news. Sapagkat kahit ako po ay nalulungkot sa balita natin ngayon. So mga sir, pag-uusapan natin ang Brahmos missile na hinahangad hindi lang ng ating Navy kundi pati na rin ng ating Philippine Army. At pag-uusapan rin natin kung ilan ba o magkano ba ang budget ng Philippine Army para sa Brahmos missile sa kanilang land-based missile system. Pero bago po tayo magsimula, paki-like na rin at i-follow ang Facebook page natin na Military News na nasa description po ang link mga sir. So mga sir, huwag na po natin patatag rin pa at pag-uusapan na natin to. Mga sir, bad news nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung maalala nyo, unang pumutok dito sa ating channel na nilipat sa ibang project ang pera na binawas sa budget ng ating AFP. Ito ay nilipat niya sa ibang ahensya ng pamahalaan para mas masuportahan pa ang laban ng gobyerno sa COVID-19. So mga sir, ngayon nga po ay inilahad ng isang army official sa media na hindi pa nagpakilala dahil wala siyang authorized to speak sa publiko na ang 10 billion pesos Brahmos missile project ay pinospond po mga sir. Oo mga sir, uulitin ko, ang 10 billion pesos Brahmos missile project ay pinospond po. Dapat sana ngayong May mga sir ay magaganap ang pirmahan ng Brahmos missile between ng Indian Company at Russian Company at ng Pilipinas. Ito po ay napakalungkot na pangyayari mga sir. Dahil ang Philippine Army na lang ang hindi pa nagkakaroon ng missile arsenal. Hindi po tulad ng Philippine Navy na mayroon ng spike missile at sa Air Force naman ay mayroong sidewinder na air-to-air missiles at wala pa pong exact date ulit kung kailan ito mapipirmahan mga sir. Oo mga sir, wala pa pong exact date kung ulit kung kailan ito mapipirmahan. At isa rin sa pinaniwala ang rason kung bakit hindi nag-work ang Brahmos project ng ating Philippine Army ay dahil na rin po sa COVID-19. So mga sir, sa ngayon wala pa pong official na pahayag ang ating armed forces kung alin ba ang hindi at alin ba ang matutuloy ng mga project sa under po sa phase 2 ng revised AFP modernization program. So mga sir, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Ilagay nyo lang po sa comment section ng ating mga video. Maraming salamat po mga sir sa panonood. Hanggang sa muli po mga sir.